All right. Hello, everyone. Our subject for today is Criminal Law and Jurisprudence, Book 1, RPC. Pero hindi yung buong Book 1. Okay? Ang i-discuss natin ngayong araw is Article 1, Article 2, and Article 3 of the Revised Penal Code, which will cover first the definition of criminal law. Of course, kasama na doon yung characteristics or principle of criminal law, the definition of crime, offense, misdemeanor, mala inse, mala prohibita, the rule on warship, the rule on merchant vessel, English rule, French rule, as well as dolo and culpa. Okay? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, no, I am Rigo C. Rias and I am a registered criminologist. Okay, and also a national lecturer. Okay, sisimulan natin yung discussion natin, siyempre, sa definition ng criminal law. Sana hindi lang mag-lag. Iyan. Okay, Book 1, RPC. As I said, isimulan natin yung discussion natin sa definition ng criminal law. Okay, what is criminal law? Siyempre, no, kung ikaw ay dumana sa second year college or third year college ka na, of course, especially sa mga graduate, no, graduate ng criminology, you should able to define what is criminal law. Dapat alam niyo yan kasi isa yan sa pinaka-basic na topic sa criminology program. As well as kapag tinanong sa board yan, dapat alam natin. Okay? What is criminal law? Criminal law, it refers to that branch or division of public law which defines crime, treat of their nature, and provide for their punishment. Okay? Himay-himay natin yung definition. Okay? It refers to that branch or division of public law. Ayun yung first phrase ng sentence o definition. Si criminal law daw is just a branch of public law. Meaning to say, marami pala tayong public law. At isa na nga doon si criminal law. Aside from criminal law, ano-ano pa ba ang meron tayong, ano-ano pa ba ang mga branches ng public law? We have constitutional law, taxation law, administrative law, procedural law, international law, and of course, syempre, kasama na dyan yung criminal law. Yung ibang mga law na yan, hindi naman natin i-discuss yan kasi hindi naman yan kasama o included sa criminology program. Okay? Now, going back to the definition, di ba sabi sa first phrase, criminal law is a branch or division of public law. Alam na natin, no, na si criminal law ay isa lamang sa branches, sa maraming branches ng public law. Okay? Sa second phrase naman tayo pumunta. A branch or division of public law which defines crime, treat of their nature, and provide for their punishment. Okay? Sa second phrase po, sinasabi dito, a criminal law, a branch or division of public law which defines crime, treat of their nature, and provide for their punishment. Okay? Based pa lang sa second phrase, no? Defines crime. It is obvious. Obvious what? It is obvious na mas nauna talaga ang batas bago ang krimen. Kasi nga, sabi dito sa definition, defines crime. Meaning to say, ang batas pala ang nagsasabi o nagdi-define kung ang isang action or omission ay krimen. Ganun lang kasimple, mas nauna talaga ang batas. Kahit pa sabihin natin na gaano kasama ang isang action or omission, kung walang batas na nagdi-define o nagsasabi na ito ay isang krimen, kahit gawin pa ito ng isang tao, walang krimen.
Kasi batas ang nagsasabi kung ang isang action or omission ay krimen. Based on the Latin maxim, no? Nullum crimen, nulla poena sine lege, or in English translation, there is no crime when there is no law defines and punishes the same. Okay, ganoon lang kasimple po yung ano definition ni criminal law. Okay, first phrase sinabi, isang branch lang or branch lamang si criminal law ng public law. Okay, at sa second phrase naman sinabi na mas nauna talaga ang law bago ang krimen. Okay? Now, we will proceed sa Article 1. Okay, ano ba ang nakasad sa Article 1? Bago tayo pumunta doon, sagutan muna natin itong tanong. A sort of exercise question. Itong tanong na to, lumabas sa amin to nung board exam namin noong June 2018. Okay? Let's try to answer this question before we proceed sa Article 1. Doon, lumipad yung ibon. No? But hindi pa siya naglaglag. Okay. No, ito yung tanong, mga tol. It is also known as the revised penal code. Baba ko lang para makita nyo. It is also known as the revised penal code. Yan. Balik ko na. Okay. Siyempre, yung Charlie tsaka Delta, medyo malayo na yan, no? And of course, some of you may say na basic naman yung tanong, sir. Oo, basic nga yung tanong. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng nag-take ng board exam ay alam ka agad to. Kasi nga, di ba, yung tendency, yung chances are, ma-confuse ka talaga. Lalo na sa akin, no? Ay, personally, na-experience ko talaga personally, kung ako'y nagre-review pa lang ang sarating ng board exam, sa dami ng inaaral natin, no? Sa dami na binabasa natin, minsan yung mga basic ay yung pa yung mga nakaligtaan, nakalimutan natin. O, kaya kung titignan natin mabuti, parang nakakalito talaga. Ano ba talaga yung RPC? Ano ba yung batas na nag-create ng revised penal code? Is it Alpha or Bravo? Kasi yung Charlie tsaka Delta, hindi naman, malayo na yan, no? The answer for this question is Bravo. Okay, most of you or some of you may say or could say na this type of question is basic lang, no? Pero hindi naman lahat ay pare-pares ng mindset, di ba? Hindi naman lahat pare-pares ng pag-iisip. Kasi yung iba naman kasi, kagaya ko, yung gantong uri ng tanong, nakalimutan ko pa actually. Kasi sa dami ng inaaral natin, no, may mga ganun talagang instances na yung mga basic makalimutan natin. Siyempre ngayong araw, istatapusin na natin yung confusion para sa next na if ever lubas na sa board exam nyo, alam nyo na yung sagot. Hindi na kayo maka-confuse. Tatapusin na natin yung confusion. No, ano ba itong Republic Act 3815? Okay? You take note, RA 3815, it has nothing to do. No? It has nothing to do with any provision of the revised penal code. Kaya, hindi na kayo dapat malito. Okay? Anong batas po yan, sir? That is the amendment of Baguio City. Okay? Wala na kayong dahilan para malito pa kasi alam na natin, yung RA 3815, hindi yan RPC, City of Baguio. Kasi yung RPC, ano po? Act 3815. Okay? Of course, for your reference, ano ba yung Charlie tsaka Delta? Ayan po yung mga batas na pinagmulan ng NBI bago siya nag-NBI. Okay? Yung National Bureau of Investigation ngayon. Dati, tinatawag yung DI or Division of Investigation, which was established by Commonwealth Act 181. And the first director or chief of that department or agency is Dr. Gregorio Tilantin. Years after, it was renamed to Bureau of Investigation by virtue of Republic Act 157. And the first director or chief of that department or agency is Dr. Enrique de los Santos. Now, anong law yung nag-create ng NBI? Ito. Executive Order 94 issued on October 4, 1947, renaming Bureau of Investigation to National Bureau of Investigation. Okay, nilagay lang natin yung description ng dalawang batas for your reference lang. Okay, we will now proceed sa Article 1. Ano bang nakalagay sa Article 1? Ano bang
makikita natin sa Article 1 ng RPC. Ngayon, alam na natin, no, yung batas. Alam na natin yung batas o law na nag-create ng RPC. Yung next question or possible question na maitanong sa board exam nyo is kailan po siya na-approve? Or shall we say, kailan siya nag-took effect? Doon po yun makikita sa Article 1 ng RPC. Ito yan. Okay? Date of effectiveness and application of RPC. Ano ba nalagay? Ayan, of the revised penal code. Matakpan kasi. Okay? Article 1, time when takes effect. This code shall take effect on the first day of January 1932. Okay, malinaw po yan, no? Sinabi sa Article 1, kung kailan po nag-took effect sa RPC, January 1, 1932. No? Ayan po yung date. Date of effectivity. Eh, paano naman, sir, kapag tinanong sa board exam, kailan po siya na-aprubahan? Okay? December 8, 1930. Magkaiba po yan, ha? Yung date of effectivity, January 1, 1932. Yung date of approval, December 8, 1930. Okay? Alam na natin kung anong batas yung RPC, Act 3815. No need na para ma-confuse kasi yung Republic Act 3815 tsaka Act 3815 kasi ito nabubul. Yung R8 3815 tsaka yung Act 3815 hindi sila pareho. Magkaiba silang batas. Kasi yung Republic Act 3815 Baguio City. Yung RPC Act 3815. Okay? Then ito ay naaprubahan December 8, 1930 at ito naman ay nag-took effect January 1, 1932 na makikita sa Article 1 ng RPC. Now, we will proceed sa Article 2. Bakit Article 2, sir? Bakit Article 2? Siyempre, ano bang sunod sa Article 1? Article 3? Article 2, okay? Ano bang nakasaad? O ano ba yung in-expect? Ano ba yung makikita natin sa Article 2? Okay, before we proceed sa Article 2, let's discuss first the principles or characteristics of Philippine criminal law. Kailangan nating unahin yung characteristics ng criminal law kasi magkadugtong yon ng Article 2 ng RPC. Okay? Characteristics or principle of Philippine criminal law. Sa picture pa lang guys, no, magkakaroon na agad ng insight, no. Ano ba yung characteristics ng criminal law? Sa unang picture sa left side, no, makikita nyo mga tao. No, tao. Tapos yung sa center, yung mapa, yung territory, no. Then yung sa right side ng picture, okay? Makikita natin forward. Alamin natin kung ano ba yung tatlo na yan. Ano ba yung tatlong characteristics or principle ng Philippine criminal law? Okay? Characteristics or principle of criminal law, we have general or also known as generality. Next, territorial, also known as territoriality. And last, prospective or prospectivity. Okay? Isa-isayin natin. Okay, unahin natin yung number one. Bakit number one? Siyempre, number one eh, una. Alangan naman unahin number two. Char. Okay? General or generality, the first principle or characteristics of Philippine criminal law. It states that the penal law is binding to all persons who lives or sojourns within the Philippine archipelago. Okay, ganito lang kasimple ang mga tol, si general or generality. Ang epekto daw ng batas sa Pilipinas ay pangkalahatan. Anong pangkalahatan? Sino-sino daw ang apektado? Sabi dito, it is binding to all persons. Apektado daw lahat ng tao. Sino-sino mga tao? Who lives or sojourns. Ayan po yung tinutukoy sa generality. Lahat daw ng tao na narito sa ating teritoryo ay saklaw o sakop ni Philippine criminal law. Sino-sino mga tao?
unang-una sinabi dito, who lives, pangalawa, or sojourns. When you say lives, it connotes residing permanently. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga Pinoy or Filipino citizen. Or sojourns. When you say sojourns, it pertains or it connotes residing temporarily. Meaning to say, they are not Filipino citizen. Hindi sila Pinoy. Oh, sino-sino sila? Sila yung mga alam natin na turista, foreigner, or alien. Mga dayuhan lang. Okay? Yun po yung generality. Okay? Ibig sabihin po, basta nasa Pilipinas ka, Pilipino ka man o hindi, sakop ka o saklaw ka ng criminal law ng Pilipinas. Okay? Again, that is a general rule. Okay? Because in sometimes, hindi naman palagi, no? Sometimes, in general and in general rule, there is or there are exceptions. Ganun din dito sa generality. May exceptions din. Sa exceptions, dito, malalaman natin, may kita natin na may mga iilang tao na immune or exempted sa Philippine criminal law. Meaning to say, kahit pa na makagawa sila ng krimen, dito sa Pilipinas, hindi sila pwedeng ireklamo o sampahan ng kaso. The million dollar question is, bakit sila exempted? Bakit sila immune? Okay? We have three bases for that. No? Meron tayong tatlong basihan sa mga tao na immune o exempted sa ating criminal law. Ano-ano yung tatlong basis na yun? Ito yan. Okay? Basis, first, treaty and stipulations. Second, law on preferential application. And third, public international law. Okay, binaba ko lang para makita nyo. Unahin natin yung treaty and stipulation. Okay, when you say treaty, it is defined as the agreement between two or more country. Sa Tagalog, yung ng treaty, kasunduan. Okay? Noong 1947, nagkaroon ng agreement o kasunduan yung US at yung Philippines. Anong kasunduan yon? Ayun po yung tinatawag na VFA or Visiting Force Agreement. Okay? Yan po ay nabuo. Yung agreement na yan ay nabuo noong 1947. Ano ba yung nakasaad dyan? Nakasaad po sa BFA o sa agreement na iyan na kapag may nangyaring krimen sa loob ng US military base, kahit pa ang nasabing US military base ay nasa loob o sakop ng Pilipinas, ang jurisdiction po ay hindi sa Pilipinas, kundi sa Amerika o sa US. Ayun po yung unang nakasaad sa sunduan. Yung pangalawang nakasaad naman po sa BFA ay kapag may nangyaring krimen anywhere or any part of the Philippines, pero yung taong involved o sangkot sa krimen ay member ng US Armed Forces, still wala sa Pilipinas ang jurisdiction, kundi sa Amerika o sa US pa rin. Okay? Ayun po yung BFA. However, matagal na siyang nag-expired. Kailan po siya nag-expired? Noong 1991. Kaya nga, if you are familiar or if you can still remember, nagkaroon po tayo ng BFA case na kung saan yung biktima, Pilipino, si Jennifer Laude, who is known as a Filipino transgender. No? To cut the story short, napatay siya ni Joseph Pemberton. Si Joseph Pemberton may ranggong Lance Corporal. Okay, I think sa ano siya, sa US Navy siya. Okay? Tapos napatay niya si Jennifer Laude, doon yung kampo ni Laude, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga abogado nag-file ng murder laban kay Joseph Pemberton. Despite the fact na si Pemberton
is member ng US Armed Forces, dito siya sa Pilipinas kinasuhan, dito rin siya nahatulan at nakulong. Okay? Pero, na-convict siya, hindi siya murder. So, homicide lamang. Okay? Eh, bakit naging murder daw po yung Pinay na kaso ng kampo ni Laude? Kasi, ano daw, meron daw qualifying aggravating ng abuse of superior strength. Pero, ang na-appreciate ng korte noon is homicide lamang. Okay? And, trivia, itong si Joseph Pemberton, nakulong na dito sa Pilipinas and he was already released in a prison last December 2020 by the benefit of good conduct time allowance. Mabait naman itong si Pemberton na nakukulong eh. Kaya nung na-accumulate yung days, yung kanyang GCTA, na-review to, ni-review ng warden yata, ng warden or ng direct, prison director, then ginran siya ni former president Duterte ng pardon. Kaya siya nakalaya. Okay? Next, basis natin sa mga taong exempted or immune sa ating criminal law is law on preferential application. Okay? As you can see, may dalawa po dyan, no, na kategory. Yung unang kategory, A, Republic Act 75. Yung pangalawang kategory, parliamentary immunity. Okay, unahin po natin yung first category, yung A, no? Republic Act 75. By virtue of Republic Act 75, diplomatic representatives are exempted or immune in Philippine criminal law. Meaning to say, yung mga taong yan, yung mga diplomatic representatives na yan, kapag nakagawa sila ng krimen dito sa Pilipinas, hindi sila pwedeng reklamo o sampahan ng kaso. Anyway, ano ba yung mga diplomatic representatives na yan? Yung mga yan ay mga government official na nanggaling sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ano ba yung kanilang trabaho o pangsyon? Ang trabaho ng diplomatic representatives, sila po ay government official na nanggaling sa mga bansa, sinabi ko na, kaalyado ng Pilipinas. Yung kanilang pangsyon is makipag-meeting or makipagpulong sa pangulo natin, no, o sa pangulo ng ibang bansa para mapag-usapan yung business, economy, and other mutual benefits ng mga bansa. Ayun yung kanilang tungkulin. Okay, pag-meeting sa mga pangulo ng mga bansa. Okay? Yung mga yan, yung mga diplomatic representatives, kahit makagawa sila ng krimen dito sa Pilipinas, hindi sila pwedeng sampahan ng kaso o ireklamo. Provided, applicable yung tinatawag nating reciprocity of law. What do you mean by reciprocity of law? Papaiklin ko na lang. Pag sinabing reciprocity of law, it means same treatment. Same treatment. Dapat parehas ng trato. Example, sa China, kung ang diplomatic representative ng China ay exempted dito sa Pilipinas, dapat yung ating diplomatic representative ay exempted din or immune sa kanila. Dapat parehas ng trato. Ayun po yung reciprocity of law. Okay? Next category is parliamentary immunity. I know most of you is alam na to. No, alam naman natin na during session or during may hearing sa Congress, kahit pa na makagawa ng krimen ang senador or congressman, basta during session at during session or legal hearing sa Congress, hindi sila pwedeng arestuhin o kasuhan. Provided yung krimen na kanilang nagawa during session or legal hearing sa Congress ay pinaparusahan lamang ng 6 na taon at pababa na pagkakakulong. Okay? Again, yung parliamentary immunity covered lamang po ang senator at congressman kapag sila ay nakagawa ng krimen during hearing or legal proceeding sa Congress. Okay? At dapat yung krimen na ginawa nila or nagawa nila ay pinaparusahan lamang ng 6 years and below. Kaya nga, di ba, kung mapapansin nyo, with due respect, no, sa ilang mga senador natin,
like yung pinaka bright na kilala ko, pinaka matalino, si, with due respect sa kanya, kay Miriam Defensor Santiago, di ba? Kung paano siya manalita, di ba? Minsan meron siyang naiinsulto o napapahiya na kapwa politiko or politician, pero hindi siya pwedeng ireklamo o sampa ng libel. Okay? Ayun po yung covered ng parliamentary immunity. Senators and congressmen. Nakakommit sila ng krimen, yung krimen na nagawa nila ay pinaparusahan lamang ng 6 na taon at pababa na pagkakakulong. At dapat nakommit nila yung krimen during legal session or hearing in the Congress. Kasi kung nakagawa sila ng krimen sa ibang pangyayari or hindi during session or walang hearing sa Congress, hindi sila immune. Hindi na covered yun ng immunity. Okay? Eh, how about naman kay ano, Antonio Trillanes, di ba? Senador siya, di ba? I know most of you is familiar or alam na na si Trillanes ay inaresto or naaresto kahit pa na may session doon sa Congress. Bakit? Ano pinagkaiba nila ni Miriam? Kasi yung kay Miriam naman, yung kanya mga kaso, hindi naman ganun kabigat, libel lang yon. Hindi naman yun pinaparusahan ng exceeding 6 years. Yung kay Trillanes naman, although may session or Congress, siya po ay naaresto ng police dahil yung krimen na kanyang nakomit is punishable by exceeding 6 years. I know, alam nyo na yon. That is kudeta. O kaya siya naaresto. Okay? Next, third basis ng ating exemption or immunity or immune sa criminal law is public international law. Ito yung paborito sa board exam, no, ng criminology. No, alam niyo na yan, no, you should able to enumerate that kasi mga basic lang yan. President, ambassadors, head of state, charis de affairs, minister plenipotentiaries. Those are exempted or immune in our criminal law. Kahit pa na makagawa sila ng krimen, dito sa Pilipinas, hindi sila pwedeng ireklamo o sampahan ng kaso. Question, yung consul po ba ay kasama sa exempted or immune sa criminal law ng Pilipinas? The answer is plain and simple. No, they are not covered by exemption or immunity in our criminal law as a general rule. Okay? As a general rule. Meaning, may exception. No? Pwede palang ma-exempt si consul? Pwede. He is exempted only from legal action. Or, when a consul committed a crime in relation or while he is performing his official function. Ayun po yung exception. No. Exception, exempted si consul sa criminal law kung nakagawa siya ng krimen related sa kanyang ginagampanan tungkulin o trabaho. Or nagawa niya yung krimen habang ginagampanan niya yung kanyang trabaho or official function. Okay? Again, pag tinanong kayo sa board exam, is consul exempted from criminal law? Siyempre, sagot niyo, no. They are not exempted. Okay, may exception nga lang. Yung exception nga lang is siguro bira lang mangyari yun. And makakasuhan pa rin sila actually, guys. Kasi they are only exempted from legal action. Pero hindi sila totally immune or exempted sa criminal law. Okay? Next. Ayun pala, no, consul. Ano ba yung consul? Consul, it is defined by legal dictionary as a government official who lives or resides in a foreign country to look for the welfare of his countrymen. Okay, ayun po yung definition ng consul as defined by legal dictionary. Okay, tapos na po tayo sa general or generality. Ha? The first principle or characteristic of Philippine criminal law. Now we will proceed sa second principle or characteristics of Philippine criminal law, which is territorial or territoriality.
Yan. Second principle or characteristics of Philippine criminal law, territorial or territoriality. Okay? It states that criminal law is applicable or enforceable only within the Philippine archipelago as a general rule. Ibig sabihin po, ang batas ng Pilipinas ay maipatutupad lamang sa loob ng Pilipinas o sa loob ng Philippine territory. As a general rule, anumang krimen na mangyari outside of our territory, hindi na covered ng ating criminal law. Again, as a general rule. Meaning, may mga exception. May mga krimen pala o may mga tao pala na kahit nakakumit o nagawa ang krimen sa labas na ating teritoryo ay sakop pa rin ng Philippine criminal law. Ano-ano ang mga krimen na yon at sino-sino yung mga offender na yon? Yan po ay makikita sa Article 2 ng Revised Penal Code. Ano bang nakasahad sa Article 2? Kaya nga, di ba sinabi ko nung una pa lang kanina na magkadugtong yung characteristics ng criminal law at yung Article 2 ng RPC. Ito yan. Okay? Article 2, ayan po yung tinatawag nating extraterritorial jurisdiction. Okay? Pag sinabi nating extraterritorial, outside the Philippine territory. Pag sinabi namang intraterritorial, sa loob ng Philippine territory. Ito yan, yung mga krimen na yan, no? No, na saklaw pa rin o sakop ng ating criminal law kahit nangyari pa sa labas ng bansa o ng Pilipinas. Number one, should commit an offense while on Philippine ship or airship. Ibig sabihin po, kapag nangyari daw po yung krimen sa Philippine ship or airship, kahit pa yan ay nasa labas ng bansa o nasa ibang bansa, sakop pa rin yan o saklaw ng ating criminal law. Next, should forge or counterfeit any coin or currency note of the Republic of the Philippines or obligation and securities issued by the government of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin po, kapag daw po yung krimen na nakumit ay pamimeke ng pera, pera ng Pilipinas, kahit pa ang nasabing pamimeke ay nangyari sa labas ng Pilipinas, just like for example, si Pedro gumagawa ng peking pera ng Pilipinas, pero ginagawa nila yon sa Italy. Question, maaari ba siyang kasuhan sa Pilipinas? Yes. Ayan po yung sinasabi ng Article 2 ng RTC. Okay? Number 3, should be liable for acts connected with introduction. No? Ano lang yan? Related lang yan sa article, sa paragraph 2. Yung paragraph 4 naman, while being a public officer or employees should commit an offense in the exercise of their function. Sa paragraph 4 naman po, sinasabi dito, kapag daw po yung offender ay public officer or government official sa Pilipinas ay nakagawa ng krimen, kahit pa yan ay nagawa niya sa labas ng Pilipinas, ay pwede pa rin siyang sampa ng kaso sa Pilipinas. Anong krimen? Kailangan po yung krimen na nagawa ni public officer ay may kinalaman sa kanyang public function or sa kanyang public office dito sa Pilipinas. Kailangan may kinalaman yung kanyang krimen sa kanyang tungkulin bilang public officer sa Pilipinas. Example, si Pedro, judge. Si Juan, yung kapatid ni Mario na nakakulong. No? Nakita ngayon si Juan, tapos si Pedro, judge, sa Hawaii. In-approach ngayon ni Juan, si Pedro, judge. No? Sabi ni Juan, judge, baka naman pwedeng i-absuelto mo na yung kapatid kong si Mario. Ito, 1,000,000, no? I-absuelto mo siya. Ngayon, tinanggap ni judge, ni Pedro, yung 1,000,000. Anong kaso? Kung ang tanong natin, kung anong kaso ni Juan, corruption of public official. Kung ang tanong naman, anong kaso ng tumanggap ng Suhol, bribery. Kay Pedro, bribery. Tapos yung kay Juan, corruption of public official. Eh, ang tanong, pwede bang sampahan ng kaso o ireklamo si Pedro na judge sa Pilipinas? E paano yan? Yung panunuhol o pagtanggap ng Suhol ay nangyari sa Hawaii, which is outside of Philippine territory. Pwede ba? Yes. Kasi yung krimen na nagawa niya ay konektado or may kinalaman sa pagiging judge ni Pedro dito sa Pilipinas. Kaya pwede pa rin siyang ireklamo.
o sampahan ng kaso dito sa Pilipinas. And last, paragraph 5, should commit any of the crimes against national security and law of nations. Ito naman po, ay mga krimen na yan ay may kita sa book 2. Example niyan, treason, sedition, espionage, and among other crimes. Okay? Now, we will proceed naman sa rule on warship and merchant vessel. Sa topic na iyon, kasama na dyan, siyempre, yung paborito ng mga criminology, the English rule and the French rule. Okay? Warship versus merchant vessel. Of course, pag sinabing warship, barkong pangdigmaan. Okay? Ano naman po yung merchant vessel, sir? Pag sinabing merchant vessel, ito yung common o ordinaryong barko na ginagamit for transportation of human, animals, fruits, ano pa ba? Sasakyan, vehicle, and among others. Okay? Paano po sila, ano yung pinagkaiba nila sa jurisdiction? Unahin natin yung warship. Okay, rule on warship. Tandaan po natin mga tol, kapag warship ang pinag-uusapan, ang jurisdiction palagi ay yung origin nung vessel. Ang may jurisdiction sa nangyaring krimen sa barko ay yung pinanggalingan ng barko. Kahit sa ang parte pa ng mundo nakadaong yung warship, kapag may nangyaring krimen sa warship, ang palaging may jurisdiction ay yung pinanggalingan ng warship. Okay? Regardless, kahit sa ang bahagi pa to ng mundo nakadaong. Ang keyword dyan sa warship, flag. Ano ba yung flag? Diba? It represents country. It symbolizes country or territory. Okay? Just like for example, warship ng Pilipinas. Warship ha? Kunwari lang, warship. Pumasok ng China. Yan. May nangyaring krimen sa warship ng Pilipinas. Nasa loob ng China. Sino ngayon ang may jurisdiction? Yung China, kung saan nakadaong yung warship, o yung Pilipinas, kung saan nanggaling yung warship? Of course, ang may jurisdiction, Pilipinas. Kasi nangyari yung krimen sa loob ng warship ng Pilipinas. Ayun po yung rule sa warship. Tandaan po natin, kapag warship, it is considered as extension of territory. Kaya nga po, pag may nangyaring krimen sa warship, kahit sa ang bahagi pa ng mundo nakadaong warship, ang palaging may jurisdiction ay yung origin o pinanggalingan ng warship. Okay? Eh, how about naman sa merchant vessel? O sinabi ko na kanina, pag sinabi merchant vessel, ayan po yung common or ordinaryong barko na ginagamit for transportation of human, animals, fruits, and etc. or vehicle. No? Yung jurisdiction naman po kapag merchant vessel, yan po ay nakadepende kung ang ina-adapt ng isang teritoryo o bansa ay English rule or French rule. Basta merchant vessel, ang pag-uusapan natin dito when it comes to jurisdiction ay dalawa lamang, English rule or French rule. Okay. Before I explain English rule and French rule, take note nyo na kaagad guys kasi lobo sa board exam, no? Sa board exam namin, siguro sa ibang batch din, ibang board exam na mabas din siguro. Yung tanong sa amin, kung ano daw ba yung ina-adapt ng Pilipinas? Is it English rule or French rule? The answer is English rule. Tandaan po natin, yung bansa po natin, yung Philippines, we adopt English rule. Ano ba ang nakasaad sa English rule? English rule, okay, as a general rule, pinaklik ko lang ha, as a general rule, the foreign country or the host country has jurisdiction over the crime committed within the vessel. Okay? Simple lang po si English rule. Strictly territorial. Okay? Anong ibig sabihin ng English rule? Kapag daw may nangyaring krimen sa loob ng isang barko, ang may jurisdiction dito ay yung bansa kung saan nakadaong yung barko. Ulitin ko. Kapag daw may nangyaring krimen sa loob ng isang barko, ang may jurisdiction daw po sa nangyaring krimen sa barko ay hindi yung pinanggalingan ng barko, kundi yung teritoryo o bansa
kung saan nakadaong yung barko. Scenario, barko ng China, Pilipinas, barko ng China, umasok ng Pilipinas, yan. May nangyaring krimen sa barko ng China. Yung barko ng China, nasa loob ng Pilipinas. Sino ngayon na may jurisdiction? China na pinanggalingan ng barko o Pilipinas kung saan nakadaong yung barko? Of course, because we adopt English rule, ang may jurisdiction, Pilipinas. Kasi yung barko ng China, nasa loob ng Pilipinas. Ayun po yung English rule. Okay? Kapag may nangyaring krimen sa barko, ang may jurisdiction sa nangyaring krimen sa barko ay yung bansa kung saan nakadaong yung barko at hindi yung pinanggalingan ng barko. Okay? That is general rule. What is the exception? Ito yan. Okay, exception. Wait lang, ilang tubig. Wow. Exception, binikli ko lang ulit, no? Unless the crime happened inside the vessel merely affects only the internal management of that vessel. Ibig sabihin po, kapag daw yung nangyaring krimen sa barko ay hindi naman ganun kaseryoso o kabigat, yung naapektuhan lang daw ay yung management ng loob ng barko, ang may jurisdiction na po ay yung pinanggalingan ng barko, hindi yung bansa kung saan ito nakadaong. Ayun po exception. Example, pag sinabi nating internal management, yung loob ng barko. Okay? Kapag daw yung nangyaring krimen sa loob ng barko, yung naapektuhan lamang yung management na loob ng barko, hindi daw ganun kaseryoso o kabigat yung krimen. Ang may jurisdiction na daw ay yung pinanggalingan ng barko at hindi na yung teritoryo o bansa kung saan ito nakadaong. Example, barko ng China pumasok ng Pilipinas. Yan. May nangyaring krimen sa barko ng China nasa loob ng Pilipinas. Di ba, alam naman natin, as a general rule, ang may jurisdiction Pilipinas kasi nasa loob yung barko ng China ng Pilipinas. Pero, this time, ibayin natin yung krimen. Barko ng China pumasok ng Pilipinas, tapos sa barko ng China, yung nangyaring krimen, magbigay ng example ng internal management. No? Example po niyan, nagkaptikunan yung captain tsaka yung crew nung barko. E di nag-away sila, no? To cut the story short, nagsuntukan sila. They both suffered physical injuries. O krimen yon. Sino ngayon na may jurisdiction? Yung Pilipinas kung saan nakadaong yung barko ng China o yung China kung saan ang galing yung barko? This time, ang may jurisdiction na hindi na Pilipinas, yung China na. Kasi yung krimen na nangyari sa loob ng China, hindi naman ganun kabigat o kaseryoso na makaapekto sa Pilipinas. Ano bang krimen na nangyari? Physical injuries. Ang maaaring maapektuhan lang nun, yung internal management nung barko. Okay? Hindi naman siya ganun kaseryoso na maapektuhan yung national security or peace and order ng isang bansa. Okay? Ayun po yung English rule. Okay? How about French rule? Okay? Yung French rule, mga tol, tsaka English rule, ano lang yan eh, para silang baliktaran lang yan, baliktaran. Bakit? Kasi yung general rule ng English rule ay exception ng French rule. Okay? Yung general rule ng French rule ay exception ng English rule. Ganun sila ka-related. Baliktaran na lang sila. Ulitin ko ha. Yung general rule ng English rule, exception ng French rule. Tapos, yung general rule ng French rule ay exception ng English rule. E ano ba yung French rule? French rule, as a general rule, no, the foreign country or the host country has no jurisdiction over the crime committed within the vessel. Simple lang po yung French rule. They recognize the flag or the country where the vessel came from. Okay? Kinikilala nung bansa kung saan nanggaling yung barko. Kapag may nangyaring krimen
sa isang barko ang may jurisdiction yung pinanggalingan ng barko at hindi yung bansa kung saan ito nakadaong. Senaryo, barko ng Pilipinas pumasok ng France. Yan. May nangyaring krimen sa barko ng Pilipinas. Okay? Sino may jurisdiction? Yung Pilipinas na pinanggalingan ng barko o yung France kung saan nakadaong yung barko? According sa French rule, ang may jurisdiction dapat ay Pilipinas. Okay, Pilipinas. Ganun kasimple yung French rule. Kung saan nang galing yung barko nyo at may nangyaring krimen dyan, kayo ang may jurisdiction. Wala kaming pakialam dyan. Ayusin nyo yan. Ayun po yung rule sa French rule. As a general rule. Ano yung exception? Sinabi dito, when the crime happened inside the vessel might affect the peace in order or national security of the foreign country, that's the time na ang may jurisdiction na po ay yung bansa at hindi na yung barko. Again, example, barko ng Pilipinas, pumasok ng France. Yan. Barko ng Pilipinas, nasa loob ng France. May nangyaring krimen sa loob ng barko ng Pilipinas. As a general rule, ang may jurisdiction, Pilipinas, kasi doon ang galing yung barko. Ba, kinikilala ng French rule kung saan ang galing yung barko. Pero ibahin natin yung krimen. Ulitin natin, barko ng Pilipinas, tapos France, o barko ng Pilipinas, pumasok sa France. Yan. Tapos, yung nangyaring krimen sa barko ng Pilipinas nasa loob ng France ay bombing or terrorism. Sino na ngayon na may jurisdiction? Yung Pilipinas sa pinanggalingan ng barko o yung France kung saan nakadaong yung barko ng Pilipinas? Ngayon, iba na yung sagot. Ang may jurisdiction na po ngayon ay yung France. Kasi yung bombing and terrorism, it might affect the peace in order or national security of France. Ganun lang kasimple yung French rule at yung English rule. Again, they are related to each other. Baliktaran lang. Yung general rule ng English rule ay ano, exception ng French rule. Yung general rule ng French rule ay exception ng English rule. Recap. Pag sinabing English rule, kapag may nangyaring krimen sa loob ng barko, ang may jurisdiction dyan ay yung bansa o teritoryo kung saan nakadaong yung barko. Exception, kapag nangyaring krimen sa loob ng barko ay mga hindi naman ganun kaseryoso, ang naapektuhan lamang is yung internal management ng vessel. Usually kapag mga ganyan, yung involved is employee ng barko. That's the time ang may jurisdiction na po sa English rule ay yung pinanggalingan ng barko, hindi yung bansa kung saan ito nakadaong. Next, recap tayo, French rule. As a general rule, kapag may nangyaring krimen sa loob ng isang barko, kahit pa ang barko na ito ay nakadaong sa ibang bansa, ang may jurisdiction, according sa French rule, ay yung pinanggalingan ng barko, hindi yung teritoryo o bansa kung saan ito nakadaong. Kasi pag sinabing French rule, the host country has no jurisdiction over the crime committed within the vessel. Kasi nga, they recognize o kinikilala nila kung saan nanggaling yung barko. Kapag may nangyaring krimen sa barko nyo, kayo ang may jurisdiction dyan. Wala kaming pakialam dyan. Ayusin nyo yan. French rule. Exception, kapag ang nangyaring krimen na sa loob ng isang barko ay maaari na maapektuhan yung seguridad o yung kapayapaan ng isang bansa, ang may jurisdiction na po, of course, yung bansa o teritoryo kung saan nakadaong yung barko. Okay? Kapag English rule at French rule ang pinag-uusapan, we are talking about merchant vessel, yung ordinaryong barko. Kasi recap ulit tayo, pag sinabing warship, tandaan po natin pag warship, ang palagi may jurisdiction, yung origin ng vessel o flag. Kasi ano ba yung warship? Extension of or considered as extension of territory. Ayan po yung territoriality, a second principle of criminal law. Now we will proceed sa third characteristics or principle of Philippine criminal law. Ano ba yon? Of course, prospective, also known as prospectivity. The third principle or characteristics of Philippine criminal law.
Ano po bang ibig sabihin yan? Okay, it states that the law shall not have any retroactive effect. Ibig sabihin po, okay, when you say retroactive, backward, patras, o pabalik. Ang batas po sa Pilipinas daw ay hindi pwedeng magkaroon ng retroactive effect. Hindi pwedeng ang epekto ng batas sa Pilipinas ay patras. Lahat daw ang effect, dapat daw ang epekto ng batas sa Pilipinas ay paabanti lang o pasulong. Ano ibig sabihin nun? Ito, meron tayo itong natin maximo. Lex prospicit, non respicit. The law look forward and not backward. Ang ibig sabihin po niyan, guys, no? Hindi pwedeng parusahan ng batas ang isang action or omission ng isang tao during the commission of that act. It is not yet punishable. Hindi daw pwedeng parusahan ng batas yung ginawa ng tao nung ito'y kanyang na-commit. Wala pang batas. Okay, anong basihan po natin diyan? Ang basis po natin dito, yan po ay makikita natin sa Article 21 of the Revised Penal Code. Ayun po yung basihan ng prospectivity na kung saan nakasaad po sa article na yon, no felony shall be punishable prior to the commission, prior to the enactment of law. Ayun po yung sabi, no felony shall be punishable prior to the enactment of law. Ayun po yung sinasabi ng Article 21 of the Revised Penal Code. Ano pa? Prospectivity that is against ex post facto law. Ano ba yung ex post facto law? Si ex post facto law, it is a kind of law which makes an act punishable but during that commission, it is not yet punishable. Ibig sabihin po, yung ex post facto law, ito ay uri ng batas na kung saan pinaparusahan niya yung ginawa ng isang tao nung ito'y kanyang na-commit, wala pang batas. Hindi yun pwede. Kasi yun ay unconstitutional paglabag sa human rights. Okay? Exception. Okay? May exception pala, no? Ibig sabihin, pwede palang umatras yung batas ng Pilipinas? Yes. Anong basihan natin? Yan po ay makikita natin sa Article 22 of the Revised Penal Code. Ibig sabihin po, ang epekto ng batas ay maaaring paatras o pabalik kung ito ay papabor sa akusado. Okay? O, example muna tayo sa general rule. Example, anong date ngayon? Sabihin natin, no? August 10. Ngayong araw, nanigarilyo ako sa plaza. Okay, ngayong araw, August 10. Then kinabukasan, August 11, nagkaroon ng bagong batas na nagpaparusa sa lahat ng maninigarilyo sa plaza. Lahat daw ang maninigarilyo ay ikukulong. Question, maaari ba akong makulong? According sa prospectivity, as provided by Article 21 of the Revised Penal Code, hindi pwede. Kasi nung nanigarilyo ako, wala pang batas. Hindi ako pwedeng parusahan. Hindi pwedeng mauna ang krimen bago batas. Kailangan mauna muna yung batas bago yung krimen. Ayun po yung sinasabi ng Article 21 of the Revised Penal Code. Pero may exception. Pwede nang umatras ang batas sa Pilipinas kung ito ay papabor sa akusado. And yung pinaka-best example nito, ito iwas lang ako, baka malabel tayo, no? Yung, I know, common knowledge na to, alam na ng karamihan, maraming nakakaalam, si Robin Padilla, di ba, dati siyang nakulong. Sa anong krimen, sa anong violation? Yung illegal possession of firearm. Illegal possession of firearm. Dati, yung ating firearm law is Presidential Decree 1866. Supposed to be, no? Matagal-tagal dapat makukulong si Robin Padilla. Pero yung PD 1866 ay na-amend ng Republic Act 8294. Mas pinababa yung penalty sa illegal possession of firearm. Mas pinababa niya. Kaya nga, mas maagang nakalabas sa kulungan si Robin Padilla. Pero supposed to be, matagal-tagal dapat kasi ayun yung define ng, ayun yung provision ng ano eh, PD 1866. Kaso in-amend yun, mas pinababa. Mas maagang nakalabas si Robin Padilla sa kulungan. Okay?
pwedeng i-atras ang batas basta pabor sa akusado. Pero sometimes in exception, may exception. Ibig sabihin pala, ang batas ay hindi maaaring i-apply sa akusado kahit pa ito ay pabor sa kanya kung ang akusado ay habitual delinquent. Ganun lang kasimple. As a general rule, hindi pwedeng umatras ang batas sa Pilipinas. Okay, exception, pwedeng umatras ang batas kung pabor sa akusado. Exception to exception, hindi pwedeng i-apply ang favorable effect ng batas sa akusado kung siya ay habitual delinquent. Ano ba yung habitual delinquent? Yan, mahaba yan, no? Mahaba yan sa RPC. Pinaikli ko lang para mas madaling yung matandaan. Si habitual delinquent, ayan po ay yung akusado sa loob ng 10 taon nung siya ay huling nakalaya o nahatulan, siya ay nakakumit ng krimen sa pangatlong pagkakataon. Anong krimen? Any of the crime, basta pasok sa pretzel. Sir, ano ba yung pretzel? Hindi yan pagkain, ha? Pretzel lang yan, memory aid. Pretzel stands for pretzel. F, pacification. R, robbery. E, stapa. T, tep. S, E, serious. L, and less serious physical. Inubuna ko. Less serious physical injury. Ulitin natin, pretzel. Pacification. F, R, robbery. E, stapa. T, tep. S, E, serious physical injury. And yung L, less serious physical injury. Kapag daw po ang akusado ay habitual delinquent, hindi pwedeng i-apply sa kanya yung favorable effect ng isang batas. Okay? Tapos na po tayo sa characteristics or principle of Philippine criminal law. Anong sunod sa Article 2? 4? Char. Siyempre, Article 3. As I said, nung una pa lang, yung ating discussion ngayon ay hanggang Article 3 lang. Okay? Yung ibang mga article siguro sa next upload ngayon. Okay? We will proceed sa Article 3. Before we proceed, no, again, mayroon ulit tayong exercise question which is also lumabas din sa board exam. No? Ito, lumabas sa amin to. Acts and omission punishable by law. Lintik na tanong to kasi nalito talaga ako dyan. Tumagal ako dyan ng 10 minutes actually, guys. No, kung di ako nagkakamali, parang naalala ko pa eh. Number 19 to sa amin, number exam. Pero ba't alam na alam ko? Kasi tama ko dito eh. Ano bang tamang sagot? No, kung prima facie, ano yung sabihin ng prima facie? On its first look, no? On its first look, no? Siyempre sagot nyo crime. Kasi felony, alam naman natin felony. Acts or omission punishable or in violation of RPC. Tama. Offense, acts or omission in violation to SPL. Siyempre, sagot nyo crime kasi generic yung definition, generic. However, the answer is felonies. Okay, felonies po yung sagot dyan. Yung correct answer po dyan is felonies. Okay? Anong basihan po natin? Ayan po, yung definition na yan ay may kita sa Article 3 ng Revised Penal Code. Pero, mamaya na tayo mag-proceed sa Article 3. I-define muna natin isa-isa mga to. Yung felonies, crimes and offense. Okay? Sagot po dito, felonies, basis po natin, Article 3 ng RPC. Pero, before we proceed sa Article 3, i-define muna natin to isa-isa. Okay? So, crime. Kung bilang criminology graduate o reviewee, dapat alam nyong i-define what is crime. Crime, it refers to an act or omission in violation to public law, forbidding or commanding it. Ibig sabihin po, ng crime, act or omission. No? Ang kapag ang pinag-uusapan pala sa Pilipinas ay krimen, hindi lang siya nakukumit through action, paggawa o pagkilos. Pwede pala makumit ng krimen through omission. Ano bang omission? Siya'y omission, doing nothing, failure to do something, or failure to do a positive duty as required by law. Okay? Ano mga example ng mga omission crime sa Pilipinas? Misprision of treason. Ano ba yung misprision of treason? Diba yung misprision of treason when a person
has a knowledge na may ibang tao nagtatangka o nagkaplano laban sa ating pamahalaan at he failed to report it in the proper judicial authority. Liable siya for misprision of treason. Ano pa yung madalas ibalita sa mga ano sa balita sa TV, di ba? Yung sa layman na kung tawagin pa na hit and run. Anong kaso ba ng hit and run? Abandoning your own victim and among others. Kasi karamihan naman ng krimen sa Pilipinas is committed through action. Okay? Take note, it is a generic term of infraction, offense, and felony. Isa-isahin natin. Pag sinabi po natin ano guys, what do you call this? Dito mo tayo. Infraction. When you say infraction, are those violation of law which is less serious than offense and felony? Ito yung uri ng krimen o paglabag sa batas na hindi naman ganun kabigat. No? Karamihan po sa mga halimbawa niyan is mga traffic law violation, jaywalking, violation of city, municipal ordinances. Now, what is felony? Felony, it refers to an act or omission in violation to the revised penal code. Mga paglabag sa batas o mga krimen na usually may kita sa RPC. Example, Article 249, homicide. Article 248, murder. And among others. Okay? Ano pong nature ni felony? Mala in se, plural. And malum in se, singular. Ano ba yung mala in se? Mala in se, it refers to those violation of law which is considered as inherently evil. Ito po ay uri ng paglabag sa batas na kung saan siya ay maituturing na likas na masama. Likas na masama in the extent na kahit wala pang batas, mauunawaan natin, maiintindihan natin na ito ay masama talaga. Likas na masama kahit wala pang batas. Ayun si mala in se. Ano example niyan? Pagpatay, murder, homicide, rape, pagnanakaw, pakikiapid, paninira sa kapwa, and among others. Ayun po yung mala in se. Inherently evil. On the other side, offense, that is act or omission in violation to special penal laws. Mga krimen o paglabag sa batas na kung saan specifically yung nalabag is SPL. Diba example niyan? The Public Acts, Executive Order, Presidential Decrees. Ano bang nature ni offense? Mala prohibita, plural. Malum prohibitum, singular. Okay? Mala prohibita, it is considered wrong because of the law prohibit, because of the law prohibiting the same. Okay? Si mala prohibita naman, as distinguished to mala in se, si mala in se, likas na masama kahit wala pang batas, inherently evil. Si mala prohibita, from the word prohibit, it is considered evil, wrong, or crime because there is a law punishing or prohibiting the same. Sa mga mala prohibita, ito ay naging krimen o naging masama dahil may batas na nagsasabi na ito ay krimen. Hindi siya likas na masama ay na mala prohibita. Example, vagrancy. Ano yung vagrancy? Vagrancy, yung pag-alagala ka. Pag-alagala ka saan-saan. Jaywalking. Ano pa? Illegal possession of firearm. Hindi naman na ibig sabihin ng isang tao may nasukbit na arma sa kanyang tagiliran. Masamang tao na siya. Unless otherwise, ginamit niya sa krimen. Pero kung hindi man niya ginagamit sa krimen, hindi naman siya malikas sa masama. Diba? Kasi wala pa siyang ginagawang masama. But, as provided by our law, by Republic Act 10591, or the Comprehensive Firearm Law of the Philippines, kapag daw ang isang tao ay mayroong armas o baril at ito ay walang lisensya o hindi rehistrado, siya po ay nagkukumit na ng krimen for illegal possession of firearm. Ayun po yung mala prohibita. It is wrong because there is a law prohibiting the same, from the word prohibita. Mala in se, inherently evil, likas na masama kahit wala pang batas. Okay, we will proceed sa Article 3. Yeah.
Yan. At yung sabi sa inyo kanina, no? Balikan natin. Ba, sabi dito sa Article 3, acts and omission punishable by law are felonies. Yung tanong kanina, number question. Yan. Acts and omissions punishable by law are felonies. So, tama, di ba? Yan. Tama yung sagot natin. Kaya nga natutuwa ako dito, number 19 to sa board exam namin. Kung hindi ako nagkakamali, pagkakaalala. Kasi correct ako dito. Kaya hindi tayo magkakamali. Ito, tandaan nyo guys yung definition ng crime kasi hindi nawawala sa board yan. Kahit anong area sa board, pag tinanong yung crime, ayan, tumpak talaga na yan ang definition na gagamitin. Act or mission in violation of public law forbidding or commanding it. Okay? Now, Article 3, ito yung nakasaad sa Article 3, acts and omissions punishable by law are felonies. Felonies is also known as delitos. Felonies are committed not only by means of deceit or dolo, but also by means of culpa. Ang felony daw ay hindi lamang nakukumit through dolo. Maaari daw tumakumit through culpa. Ano pinagkaiba ng dolo at ng culpa? Spelling? Okay, dolo versus culpa. When you say dolo, it refers to what? Intentional felonies. Again, dolo, it refers to intentional felonies. Mga krimen na sinadya. Okay? Anong elements niyan? Freedom of action. When you say freedom of action, voluntariness. Yung ginawa ni offender ay voluntaryo. Kusang loob. Walang pumilit o kumontrol sa kanya. Next, intelligence. When you say intelligence, that is synonymous to discernment, the mental capacity to distinguish or to tell what is right and what is wrong. Ibig sabihin po ng intelligence, ayan po yung kapasidad ng kaalaman o pag-iisip ng isang tao para makaunawa kung ano ang tama at mali. Okay? And last, intent. Intent, it is the use of particular means to effect the desired result. Pag sinabi natin intent, ito po yung means. Ito yung ginamit ng isang tao para matupad yung nais niyang mangyari. Example, gusto niyang pumatay. Anong ginamit niya? Barrel. Ano ba yung barrel? Lethal weapon. Yung barrel, that is an implication that the offender has intent to kill. Ayun po yung intent. The use, walang di ah, the use of particular means to effect the desired result. Ayun po yung element ng dolo. Also known as intentional felonies. Mga krimen na sinasadya o sinadya. On the other side, culpa, fault, other term for this is unintentional felonies. Ibig sabihin, yung krimen naman dito, hindi sinasadya. Paano nakumit yung krimen? Unang-una, may freedom of action, voluntariness. Ayan po yung freedom of action. Intelligence, define ko na, mental capacity to distinguish what is right and what is wrong. Ang pinagkaiba lang po ni culpa at ni dolo, sa culpa po, walang intent. Kasi yung krimen po, yan po ay resulta ng katangahan o kapabayaan sa part nung offender, nung akusado. Okay? Imprudence or lack of skill. Ito, no, basta board exam, ha? Other term ng imprudence or lack of skill, ano? Deficiency of action. Again, other term ng imprudence or lack of skill is deficiency of action. Deficiency of action. Next, negligence or lack of foresight. Other term for that, negligence or lack of foresight is deficiency of perception. Again, negligence or lack of foresight. Other term, deficiency of perception. Okay? And with that, ayun lamang po yung Article 1, Article 2, and Article 3. Yung mga next article po ng RPC, siguro sa next upload na yan, no? Tataposin ko muna yung ating discussion. Mention na kayo guys, medyo may trangkaso pa ako, hindi pa masyado gumagaling kaya yung boses ko kanina. Medyo parang pause, inubububo pa ako. Pero anyway, maraming salamat sa pakikinig. Then, sana marami kayong na-take note at natutunan at marami kayong nakuha. Kung hindi pa kayo nakaka-support sa aking channel, please do support my channel, guys.
No? Maraming salamat. And bakbakan na uli, no? Basagan na uli ng bungo. Review na mabuti. Hindi lang ngayong araw hanggang sa pagdating ng yung board exam. No, review lang, grind lang ng grind. No? And nakakalungkot man isipin nung June, di ba? Konti lang yung nakapasa, konti lang yung pinalad. Sana maging motivation sa inyo yun, mga tol, mga reviewee, na mas pag-igihan nyo, pagbutihin nyo. Okay? Yun lang, mga tol. Ingat tayo palagi. God bless.